nagkakaugnay na balita, unti-unti na rin dinadagsa ng mga pasahero ang mga bus terminal sa Quezon City na uuwi para gunitain ang Semana Santa sa kani-kanilang mga probinsya. Ilan sa mga pasahero sinabing mas maaga silang babiyahe pa uwi upang hindi sumabay sa mga panahong siksikan sa mga terminal. Sa iba pang detalye ng report, ihatid ni Henry Nicolau. Ilang araw bago ang Kwaresma, unti-unti nang dumadagsa ang bilang ng mga pasahero na uuwi ng kani-kanilang probinsya. Ilang mga bus company raw dito sa Quezon City, ang 30 bus ang kanilang idene-deploy kada araw upang matugunan ang mga pasaherong uuwi ng kani-kanilang probinsya. Ayon sa ilang mga pasahero na aming nakausap, inagahan na raw nila ang umuwi sa kanilang probinsya para hindi makipagsiksikan at mahirapan sa pagsakay. Sa ngayon kasi, mangilan-ilan pa lamang ang mga umuuwi. Pero inaasahan raw bukas o kaya sa Webes, magdaragsaan na ang mga pasahero. Nakahanda rin ang ilang ahensya ng gobyerno para umasiste sa lahat ng biyaherong uuwi ng probinsya. Ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board nakamonitor sa lahat ng mga bus station upang matiyak ang kondisyon ng mga bus unit at driver. Ilan sa mga ini-inspeksyon sa mga bus unit ang busina, wiper, gulong, accessories, fire extinguisher. Ang driver dapat physically and mentally fit at dapat walang impluwensya ng alak o ipinagbabawal na gamot. Nakaantabay rin ng Philippine National Police, First Aid ng Metropolitan Manila Development Authority at DPOS para umagapay sa lahat ng posibleng mangyari sa mga terminal na tinawag na Oplan Semana Santa 2023. Kasi pag Holy Week na mahirap na yung sakayan, tapos mahirap na yung mga pila, kaya pinan namin maaga kasi para hindi kami magahol sa oras, makapagpahinga rin pagdating doon sa Apari, tapos pamasyal-masyal na rin. Sa Victory, wala namang mabilis lang yung pila, tsaka maganda naman, mabilis lang. Wala dito sa Quezon City, para sa EuroTV News, ako si Henry V. Nicolas, sumasaludo sa bawat Pilipino.